Sa ating nakaraang video ay nitampok natin ukol sa sinyalas na ito ay makapagbibigay sa inyong yaman, lalo na sa usaping pananalapi. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tunghayan pa rin po natin ang ilang anim na senyales na ito rin ay makapagsasabing ang taong ito ay magkakaroon ng isang magandang kapalaran o magkakaroon ng isang maginhawang buhay. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Alam niyo ba na sinasabi na kapag kayo ay may mga star sign na makikita sa inyong mga palad, ayon sa paniniwala ng mga matatanda o pagbabasa ng kapalaran, na kapag kayo ay may mga ganitong marka, ay ito ay sinasabing pinakamahusay o ang taong ito ay magkakaroon ng isang napakagandang kapalaran. At ito ay nakadepende kung saan pwesto ito nakahanay. Kung ito ay nasa ilalim ng inyong mga middle finger o gitnang daliri, ang star sign na ito ay sinasabing kayo ay siswertihin sa inyong mga buhay, karera o sa trabaho. At sumunod naman, kapag ang star sign na ito ay makikita sa ilalim ng inyong mga hintuturo, sinasabing ang taong ito ay yayaman at makakamtan niya ang isang napakasayang pamilya. At kung ito naman ay nakikitaan sa ilalim ng inyong ring finger o sa inyong mga palisinsingan, sinasabi na ang taong ito ay napakatalento at ito ang magpapayaman sa iyo. At kapag naman ang star sign na ito ay makikita sa ilalim ng inyong hindi liit o the ring finger, sinasabing kayo ay siswertihin sa inyong mga napbuhay at sa inyong mga buhay pag-ibig. At sumunod naman ay ayon rin sa pamahiin o paniniwala ng mga matatanda na kung kayo ay may mga nunal na may manipis at mahabang buhok, ito ay indikasyon ng taong pagyaman dahil ito ay sinasabing pinakamahusay. At ang ating panghuli, kung ang nunal naman ay bilog at malaki, lalong lumalakas raw ang epekto nito, positibo man o negatibo ang idinidulot ito sa kapalaran ng tao. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnapin ang video na to. May basen man o wala, ang mga swerteng senyales na ito na kung saan makikita sa ating mamukha at katawan ay kayo na po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin yung maman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may control at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na nagdag sa topic na ito, ay pakicomment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga kajansky. Good luck! At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran sa ating buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope kung tayo ba ay siswertihin sa linggong ito mula February 22 hanggang February 28. Para sa mga taong Aries, isa sa mga naging ex mo ang mamamaalam na sa mundo. Dahil minsan siyang naging bahagi ng buhay mo, kaya hindi mo rin maiiwasan na makadama ka ng lungkot kahit papaano sa maaga niyang paglisan sa mundong ito. Ang iyong mama sweating numero, 13 at 66. Para naman sa mga taong Taurus, palagi kang takot mabigo. Dahil sa napagdaan ng pag-ibig, kaya't palagi ka rin takot na muling sumubok magmahal. Dahil sa attitude mong ito, ay mapapalampas mo ang isang tunay na pag-ibig na minsan lang dadaan sa buhay mo at kakatok sa puso mo. Ang iyong mga maswerteng numero, 52 at 78. Para naman sa mga taong Gemini, magkakaroon ka ng bagong inspirasyon sa katauhan ng isang tao na matagal mo nang iniiwasan. Pero wala kang balak na ipaalam sa kanya ito.
ayaw mong malaman ito ng iba, kaya't mas pipiliin mo na maging tahimik lang sa iyong nararamdaman. Ang iyong mga maswerteng numero, 12 at 21. Para naman sa mga taong Cancer, may ipit ka sa sigalot ng dalawang tao na nagmamahalan. Hindi mo man gusto na madamay ka sa kanilang hindi pagkakasunduan, ay hindi mo maiiwasan dahil may tao na magbabanggit ng pangalan mo tungkol sa kanilang hitwaan. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 9. Para naman sa mga taong Leo, hindi mo alintana ang paglisa ng iyong mahal dahil sa pagkasubsub mo sa trabaho. Subalit ngayong araw ay saka mo mararamdaman ang kalungkutan ng iyong damdamin at kakulangan dahil sa pagkawala ng kanyang presensya. Ang iyong mga maswerteng numero, 34 at 35. Para naman sa mga taong Virgo, may malaking pagpapagong magaganap sa inyong relasyon. Maninibago sa iyo ang iyong kapareha dahil hindi ka na tulad ng dati na nakikipaglaban para sa kapanatagan at katatagan ng inyong pagsasama. Sa ngayon ay mananahimik ka na lamang. Ang iyong mga maswerteng numero, 25 at 29. Para naman sa mga taong Libra, waiting ka pa rin sa iyong true love at hindi ka magsasawang maghintay. Kahit na meron namang nagmamahal sa iyo, kung wala ka namang nararamdaman para sa kanya, ay mas gugustuhin mo na lamang na mag-isa. Ang iyong mga maswerteng numero, 10 at 11. Para naman sa mga taong Scorpio, maiinis ka sa ipapakitang attitude ng iyong kapareha sa kanyang social media account. Hindi mo magugustuhan ang kanyang posts at comments, kaya naman susubukan mo siyang sitahin tungkol rito. Ang iyong mga maswerteng numero, 13 at 18. Para naman sa mga taong Sagittarius, may magsiselos dahil sa magandang ipinapakita mo sa iba. Ang pagiging sweet mo sa isang bagong kaibigan ay hindi makakaligtas sa paningin ng isang tao na lihim na nagmamahal sa iyo, kaya't siya ay kakainin ng selos. Ang iyong mga maswerteng numero, 44 at 48. Para naman sa mga taong Capricorn, kahit na anong pagtatanggi mo sa iba, lalo na sa iyong sarili, ay hindi mo pa rin maiiwasan ang damdamin na patuloy na umuusbong sa puso mo. Hindi magtatagal at hindi mo na maipagkakaila pa ang espesyal mong damdamin para sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero, 15 at 21. Para naman sa mga taong Aquarius, huwag kang mag-alala dahil wala man kayong komunikasyon ngayon ang taong minamahal mo ay hindi kayo makakaiwas sa pasya ng tatana. Malapit na muling mag-cross ang landas nyo na siya mong pinakaaantay. Ang iyong mga maswerteng numero, 24 at 37. Para naman sa mga taong Pisces, kukulangin ka ngayon ng oras para sa iyong mahal dahil sa dami na nakapinhing trabaho na kakailangan mong tapusin. Hindi ka man sigurado na maunawaan kanya, pero kailangan mo pa rin itong gawin. Ang iyong mga maswerteng numero, 35 at 56.